Hello mga pangyaw, this is Cherry. Welcome to my vlog again. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe, like, and hit the button bell below para ma-update po kayo sa aking mga videos. Ayun, for today's video mga pangyaw is ituturo ko sa inyo ang 5 easiest way kung paano mag-edit sa ating video. Yun, at alam ko kung bakit ka andito dahil kailangan mo din ito na katulad ko bilang isang baguhang YouTuber. At alam natin na hindi po madali ang pag-e-edit, di ba? So, watch until the end mga pangyaw para po malaman nyo ang 5 easiest way kung paano mag-edit ang ating video. Number 1, focus on editing or give time. Di ba po, bale dalawa yung klaseng YouTuber doon sa Pinas tsaka dito sa abroad. Doon po sa Pinas munang unahin natin. Sa Pinas po, bago ka po kayo mag-edit, sabihan nyo yung mga pamilya nyo or kasambahay na huwag po kayong istorbohin para makapag-focus po kayo sa pag-edit. At kung dito naman po sa abroad, katulad ko, as OFW, hindi po kami focus sa pag-vlogging. Lalo na po sa pag-edit, sa gabi lang po namin ito nagagawa. Kadalasan po sa amin talaga mga OFW. Ang una po ninyong gagawin bago mag-edit is turn off your internet para po walang tawag, walang chat para po makapag-focus kayo sa pag-edit ng inyong video lalo na po kung mahaba ito. Nung umpisa po ay inaabot ako ng mga 4 to 5 hours. Ngayon po ay 1 to 2 hours. Pero awan ng Diyos, natutunan ko na din po kung paano mag-edit sa mabilis na paraan. Tanong po tayo sa number 2. Download all the applications that you need, mga pangyaw. Yung application para sa video editor, application para sa photo editor, yung mga background effects na galing sa YouTube, mag-upload na po kayo. Tsaka, dapat po, yung mga applications na yon ay dapat gamay nyo na para hindi na po kayo mahirapan pag kayo nag-edit ng video. At saka yung mga background effects po, background music na ilalagay nyo, dapat po by folder na para hindi ka na kayo mahirapan sa paghahanap pag kayo po maglalagay na para sa mga background effects sa inyong video, lalo na po pag mahaba. Then number 3, cuttings. Pag sa cutting naman po, once na may nakita kayong mistake, cut, then play ulit, cut, kung may mistake kayo ulit na makikita, then cut, ganun po, dire-diretso, wag yung pag-cut nyo, balik sa umpisa, pag-cut nyo, balik po sa umpisa, wag po ganun para hindi po tayo mag-aksaya ng oras para sa ating pag-edit. Number 4, put all the background effects mga pangyaw, yung mga background music, mga memes, tsaka yung mga transition effects, yon. Then, number 5, double check mga pangyaw yung video na inedit nyo para kung may mistake man kayo, ay pwede nyo pang i-correct bago nyo po i-upload para maging perfect po para sa inyo. At yan, sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito, lalo na po sa mga katulad kong baguhang YouTuber pa lang. Again, ulitin ko po yung 5 easiest ways sa pag-edit. Number 1, give time or focus on editing. Number 2, download all the applications that you need. Number 3, cutting. Number 4, put all the background effects. Number 5, double check your video bago nyo po i-upload para po kung may mistake kayo makorek nyo pa po. At ayun, ito lamang po ang may share ko muna sa inyo. Again, thank you very much po sa mga nag-subscribe po sa akin, sa mga patuloy na nagsusuporta. Sana po ay magtulungan tayong lahat. Let's grow together and God bless us all mga pangyaw. Bye!